Ano kaya itatanim kong gulay? At ilang puno sa bawat gulay? Napakasimpleng tanong pero napaka-importante sa mga balak magtanim. Lalo na sa mga baguhan. Ito ngayon ang matutunghayan nyo sa video nito. Sa pagtatanim natin para mapakinabangan natin ng gusto, marami tayong dapat i-consider. Sa video ito ang isa sa alang-alang lang natin, ano ang dapat itanim na gulay at ilang puno. Minsan kasi nagtanim ako ng lettuce, hindi ko gano'ng napakinabangan. Dahil hindi ako mahilig sa lettuce. Napapakain lang ako ng lettuce pag mayroon ako nakikitang kumakain ng lettuce. Kaya ang ginawa ko lang, pinahingi ko lang sa mga pinsan kong babae na mahilig sa lettuce. Saka na ako nakikain. Pero kahit hindi ko gano'ng napakinabangan sa pagkain, ang malaki namang benepisyong nakuha ko dito, natuto ako magtanim ng lettuce. Isa pang binipisyo kong nakuha rito, nakakatuwang magtanim ng lettuce dahil hindi ganong inaatake ng insekto, maganda yung paglaki niya. Kaya nakakatanggal ng stress. Hindi katulad ng pechay na 15 days pa lang inaatake ng mga uhod. Kung gusto niyo palang matutong magtanim ng lettuce, meron na akong ginawang video kung paano magtanim ng lettuce. At kung paano gumawa ng binhi ng lettuce. Ilalagay ko lang sa end screen saka sa description box. Para mas mabilis nating masagot yung tanong na ano ang dapat itanim, katanong ulit tayo. Ano ba yung niluluto natin na laging inahaluan ng gulay? Halimbawa, ang lagi yung niluluto, sindigang. Ano ba yung inahalo sa sindigang? Yung mga sinasawag sa sindigang maganda natin ngayong itanim. Tulad ng kamatis, siling panigang, talong, sitaw, mga talbos ng kamote, kangkong, pati ang gabi, labanos at sibuyas, at okra. Pati pala yung peche sa kamustasa, inahalo rin yan sa sigang. Kung isda yung niluto nyo, meron ding luya. Di ba ngayon nakakalito na naman kung anong unahin nating itanim dahil sa dami. Sinigang pa lang yan, paano na pag pinakbet? Sa gatong sitwasyon naman, kung maliit lang yung area yung pagtataniman ninyo, ang dapat nating itanim yung nakakain ng solo lang. Tulad ng talong, kamatis, okra, peche at sitaw. Bago ko sagutin yung ilang puno ang dapat itanim sa bawat gulay, magsasuggest na muna ako ng mga gulay na dapat yung itanim. Na madaling itanim, mahabang buhay at hindi alagain. Nakadalasan itong inahalo sa tinola. Malamang alam nyo na yung tinutukoy ko. Itong malunggay at papaya na paboritong hingin ng mga kapitbahay. Ang kainaman kasi dito sa malunggay at papaya, hindi na kailangan alagaan ang gusto para mabuhay. Kahit summer, nakakabunga yung papaya, nakakadahon naman yung marunggay. Ang mainam pa dito, pagsamahin mo lang yung papaya at marunggay, ulam na. Pero kukunti pa rin yung may tanim. Sa bagay nga naman, kung may tanim na yung kapitbahay nyo, bakit pa kayo magtatanim? Kung nakakahingi naman kayo sa kapitbahay. Kaya una ko nang isasuggest na itanim yung puno ng marunggay at papaya. Kung pang ulam lang yung purpose nyo sa papaya, kahit isang puno lang ng papaya sa 6 na katao sa isang pamilya, pwede na. Sa malunggay, kahit isang ng 2 puno. Ang kailangan kasi dito sa puno ng marunggay at papaya, pwedeng itanim sa tabi ng bakod. Kaya hindi siya kakain ng malaking space. Isa pang maganda dito sa marunggay at papaya, mahaba ang buhay. Lalo na itong malunggay. Ang dahilan kung bakit dapat nating malaman yung dami ng punong itatanim natin sa bawat gulay. Una, para makasave tayo ng space. At makatanim ng iba't ibang klase ng gulay sa maliit lang na area. Meron kasi tayong tinatawag na companion gardening. Pwede mong pagsama-sama yung iba't ibang klase ng gulay sa maliit lang na area. Halimbawa yung grupo ng beans katulad ng sitaw. Pwede ang tabihan ng iba't ibang klase ng gulay. Dahil yung grupo ng beans, yung ugat niya nagbibigay ng nitrogen sa lupa. Kaya hindi sila nakikipag-agawan sa sustansya ng lupa. Isa pang magandang epekto ng tamang bilang ng puno sa bawat gulay. Magkakaroon kayo ng tuloy-tuloy na ani, hindi kayo maubusan ng gulay. Halimbawa, magtatanim kayo ng kamatis. Magtanim lang muna kayo ng 2 hanggang 3 puno. Yung 3 punong kamatis na yan, pwede na kayong suplayan ng 3 linggo hanggang 1 buwan na bunga ng kamatis. O higit pang 1 buwan. Dahil ang kamatis na mumunga yan ng 2 hanggang 4 kilo sa 1 puno. Nakadepende na lang yan sa ganda ng lupa at sa pangangalaga. Kaya kung gusto nyo huwag mawalan ng bunga ng kamatis, pagkaroon ng 3 linggo hanggang 1 buwan, mula nung itinanim nyo yung 3 puno ng kamatis, magtanim na naman kayo ng 3 puno ng kamatis para pag naubos yung una yung tanim na kamatis, susunod naman yung itinanim nyo ngayon. Ganun ang gawin nyo ng tuloy-tuloy para hindi kayo mawala ng kamatis. Sa talong naman, kahit hanggang 5 puno lang ng talong.
Basta maganda yung variety ng talong, yung lupang pagtataniman at maganda ang pangangalaga. Yung 50 ng talong kaya na kayong tutusan ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Umayigit pa, depende sa pangangalaga. Para naman tuloy-tuloy kayong makaanin ng talong. 45 days bago mamatay ang talong, dapat nakatanim na uli. Dahil ang talong, 45 days lang magmula pagka-transplant na mumunga na. Bago masira yung tanim yung talong para dire-diretso kayong makaanin. Sa siling labuyo naman, kahit isang puno lang, kaya na kayong tutusan niyan ng pang-2 taon. Kung gagamitin nyo lang pang sausawan. Pero kung gagamitin nyo naman pang tinola yung dahon, dagdagan nyo na lang. Magandang magdahon ang siling labuyo pag tag-ulan. Pwedeng itanim ang siling labuyo sa tabi ng bakod, katabi ng marunggay para hindi na rin kumain ng space. Ang kainaman kasi sa siling labuyo, kahit nakatanim sa medyo malilim, maganda pa rin mamunga. Sa siling panigang naman, yung 1-2 puno pwede na. Marami rin kasing mamunga ang siling panigang. Pero kung panghalo lang sa sigang, pwede na yung 1 puno. Dito kasi amin sa probinsya, niluluto namin ng solo yan. Ginagawa namin pinakbit na sili. Kung magtatanim naman kayo ng okra, yung 5-10 puno, marami na yon, depende sa laki ng pamilya. Para maging maganda ang bunga ng okra, lagi nyo pipitasan. Kung maaari, every other day. Alisin nyo agad yung mga mature na bunga para hindi tumanda agad. At para humaba ang buhay ng okra. Sa pechay naman, kasarapan na yung 20-30. Pwede rin itong itanim sa mga container at plastic bottle. Ganon din ang mustasa, pwede kayo magtanim ng 20-30 puno. Pwede rin itong itanim sa mga container at plastic bottle. Sa paraan naman ng pag-ani, huwag bubunutin. Sa pag-aani ng pechay at mustasa, mas mainam kung kukunin lang yung mga dahon. Kunin lang yung malaking dahon at iwan yung talbos. Natagal ito ng 2-3 buwan kung dahon lang ang anihin. Kasi kung bubunutin, yung paraan ng pag-aani, minsan ka lang aani. Ang pagitan ng pagtatanim ng mustasa at pechay, mga 2 buwan. Para tuloy-tuloy kang makain ng pechay at mustasa. Sa sitaw naman, mga 10 puno lang pwede na. Lalo na kung panghalo lang sa sinigang. Kung pang-adobo naman, mga 30 puno. Ang kain naman sa sitaw, pwede itong itabi sa iba't ibang klase ng gulay. Kung magtatanim naman kayo ng upo, kahit 1 puno lang. Dahil malaki ang bunga ng upo at marami kong mamunga. Ang video ito maganda ito sa mga nagbabakyard gardening. Lalo na kung layunin pangkain lang. Kapag kasi ang naitanim lang sa isang area, puro talong, talong lang aanihin. Kung sili, puro sili lang. Ang mainam naman dito sa sili pag naabutan ng mataas na presyo. Maganda rin yung gantong paraan kung pangbenta ang purpose. Dito na po nagtatapos yung video natin. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.